malinaw na mahihirapan po talaga tayong ipatupad itong jeepney modernization. Napakamahal po talaga ng mga modernized jeepney at hanggang hindi tayo handa na magbigay ng subsidiya para matulungan ang mga jeepney operators na palitan ang kanilang mga sasakyan, eh talagang imposible po itong pinaplano nating modernization. Inaamin ko po na siguro ang parte ng CISE ay dapat ibigay sa administrasyon ni dating Presidente Duterte na nagsimula nitong initiatives neto, pero talagang malinaw po na kung hindi natin tutulungan itong mga operators na makabili ng mga bagong sasakyan, hindi po mangyayari. At kung hindi naman po talaga kakayanin na palitan itong mga lumang jeepney na mga modernized jeepney para kay pa yung consolidation na yan. No? Dahil lang consolidation na yan, isinulong yan dahil ang akala ng gobyerno kapag nagsama-sama sila sa isang kooperatiba o sa isang korporasyon, eh mas maa-afford nila yung halaga ng mga modernized jeepney. Eh hindi po ganun na nangyari. Yung mga nag-modernize na, napakarami na pong naliit yung kanilang mga sasakyan dahil hindi sila nakabayad ng amortisasyon. So dapat po kung talagang ipapatupad itong modernization nito, eh maglaan tayo ng halaga para masubsidize ang halaga nito mga modern jeepneys dahil hindi po talaga kakayanin na mga ordinaryo mga jeepney operators yan. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Lalong-lalo na sa panahon na hindi pa natatapos yung route rationalization plan na lahat po ngayon ng mga public utility operators ay nakasalalay pa rin sa mga special permits na ibinigay noong panahon ng COVID. At lahat po ng mga prangkisa bago pa mag-COVID ay patuloy pa rin suspendido. So mahal na nga yung halaga ng modernized jeepney, napakaliit pa ng ruta, eh talagang pinapatay po natin ang mga jeepney operators sa ganitong pamamaraan. At habang hindi naman kaya ng gobyerno na magbigay ng transportasyon sa lahat, sa tingin ko ang best option is mag-status quo muna tayo. At hanapan na po, paano tayo makakakuha ng subsidy, pero habang wala pong subsidy, hanap patay po ang mangyayari sa mga jeepney operators, hindi po hanap buhay.